Simula kahapon, ramdam na ang bagsik ng Bagyong Henry sa probinsya ng Batanes. Nasa signal number 1 na ang buong probinsya simula pa kagabi. Kahapon, naramdaman sa Basco, Batanes ang pag-ulan sa isla na sinabayan pa ng pagbugso ng hangin. Kaninang umaga, pansamantalang tumigil ang pag-ulan, pero ramdam pa rin ang bagyo sa lakas ng hampas ng mga alon sa dalampasigan. Wala munang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa seaport ng Basco. Sa isla ng Itbayat, panakanaka na lang ang nararamdamang pag-ulan, pero malakas pa rin ang bugso ng hangin. Ramdam pa rin ang bagyo sa lakas ng mga hampas ng alon sa mga bato. Kaya ang mga mangingisda sa isla, itinali na ang kanilang mga bangka, wag lang tangayin ng malalakas na alon. Sa sentro ng bayan, tinakpan ng plywood ang mga bintana ng Itbayat District Hospital. Handa na din ang Itbayat PNP at kanilang search and rescue equipment. Inikot din nila ang iba't ibang paaralan sa isla para sa mga ginagawang paghahanda. Yung ano kami na kapag-kunda kami ng mga offline tambuli namin regarding sa bagyo para makapaghanda yung mga mamamayan dito sa Itbayat. Nagtari-tari din kami ng mga kwan ng bahay-bahay dito, ma'am. Sa bayan naman ng Ivana, Batanes, tulungan ang mga miyembro ng BFP at Municipal Social Welfare and Development Office sa paghahanda ng mga relief goods. Kinansela na ng pamahalang panlalawigan ng Batanes ang pasok sa mga paaralan at trabaho sa buong probinsya. Nag-abiso na din ang pamahalang panlalawigan ng Batanes sa lahat ng mga bayan na maghanda sa posibleng epekto ng bagyo. Yung una aming ginawa ay nagpa-bandilyo. Ito yung widest information dissemination sa lahat ng barangay, sa lahat ng lugar upang malaman ng tao, maging aware sila na may maparating na malakas na bagyo. At inabisuhan sila kaagad na magtali, itali ang kanilang mga bahay lalo na kung ito ay gawa sa light material at maglagay ng mga tapangko o kung tinatawag nilang window shutters. Bagamat malayo sa kalupaan ng Cagayan, ramdam pa rin ang pagsik ng Bagyong Henry sa probinsya. Sa isla ng Camiguin sa bayan ng Calayan, Cagayan, inilayo muna sa dalampasigan ang ilang motorbangka. Ramdam din ang masungit na panahon sa bayan. Kinansela din ngayong araw ang pasok ng preschool hanggang elementarya sa Baguio City at La Trinidad. Ito'y dahil sa epekto ng habagat. Kaninang alas 11 ng umaga, itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang buong probinsya ng Batanes. Nakataas naman ang Signal number 1 sa Babuyan Group of Islands at Santa Ana, Cagayan. Sa huling tala ng DOST Pag-asa, bahagyang humina ang Bagyong Henry pero napanatili pa rin nito ang typhoon category. Di naman ito maglalandfall sa anumang kalupaan sa bansa. Yun lang ay wala itong masyadong paggalaw, kaya nagbabala ang pag-asa sa pag-ulang dala ng bagyo sa Northern at Central Luzon. Sabi na bantayan natin ngayon is kung mabagal itong kikilos ito at mananatili siya, ay possible kasi na maiwan yung habagat. So yun yung magpapaulan over the weekend. And kung makikita natin na kapag siya'y umangat din at sumasama yung kaulapan, it's a good news na by start of next week, improved weather condition na yung aasahan natin. Nagabiso na ang pag-asa ng gale warning sa mga karagatan ng Aurora, Cagayan, Isabela, Batanes at northern portion ng Ilocos Norte. Ito'y bilang babala sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa posibleng 2 hanggang 5 metrong taas ng mga alon sa karagatan. Inaasahang lalabas si Henry sa Philippine Area of Responsibility umaga o tanghali pagsapit ng Linggo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.